Hello guys! So for today's video is gagawa po tayo ng napakadali at napakasimpleng ulam dahil tayo po ay napaka-busy kaya wala masyadong time para gumawa ng mga complicated na ulam. So ito po yung ulam natin for today. So nagpito lang po ako dito ng ilang pirasong burger patty. Ayan. So mabibili lang po ito sa mga supermarket. CDO ulam burger, napakasarap po niyan. So i-fry lang po natin siya hanggang sa maging crispy na yung kanyang pinakalabas. Ayan. So ilang minutes lang naman po ng pagpa-fry. Ayan. And nag-fry lang po ako dyan ng 5 piraso para sa amin ng asawa ko. At ganito na yung kanyang itsura after niyang maluto. So sa same pan lang din po is nagtira lang po ako dyan ng mantika. And then naglagay po ako dyan ng 1 tablespoon ng all-purpose flour. And then imekos-mekos po natin hanggang sa matunaw siya dyan sa oil. So pwede po tayong gumamit ng butter. Depende po kung ano yung gusto nyo. Pero ayoko po ng butter pag ganito yung ulam na niluluto ko. Ayan. So after po nyan is naglagay po ako dyan ng water. So, a total of 1 cup na water yung nalagay ko po dyan. So, mekos-mekos lang hanggang sa tuluyang matunaw talaga yung ating all-purpose flour. So, gumamit na din ako ng whisk para mas madali. And then, after nyan guys, is pwede na po tayong maglagay ng beef cubes. So, naglagay ako ng isang beef cubes and then 1 tablespoon na patis at saka itong black pepper. So, mas maraming pepper, mas magiging masarap siya. Ayan. So, after nyan, nag-add din po ako ng konting chicken powder. Ayan. Para mas maging malasa talaga itong ating mushroom gravy. So, imekos-mekos lang po natin yan ng mabuti hanggang sa matunaw na yung mga ingredients. And then, after ng ilang minutes na pagmekos-mekos, is ilagay na din po natin yung ating mushroom. Ayan. So, gumamit lang po ako ng maliit na pouch na mushroom. Since konti lang naman itong niluluto ko. So, i-mix lang po natin yan. And kailangan po natin itong pakuluin ang bahagya. After ilang minutes, ganyan na po yung kanyang magiging itsura. So, naglagay po ako dyan ng 1/2 teaspoon ng brown sugar at saka ng paprika. Ayan. So, i-mix-mix natin yan. And pakuluin natin po itong ulit ng ilang minuto hanggang sa tuluyan na talagang maluto yung ating mushroom at saka lumapot na po siya according sa ating preference. And after ilang minutes nga guys, ganyan na yung kanyang itsura and then tikman mo kung perfect na sa'yo yung lasa. Ayan. So, yung ganitong klaseng timpla po ng mushroom gravy is napakasarap po talaga. I assure you po, ang dami ko nang na-try ng mga recipes ng mushroom gravy, ito lang talaga yung pinakapasok sa banga. I mean, napakalapit po niya dun sa mushroom gravy ng Jollibee kung mahilig po kayo doon. So, talagang try it to believe it. So, after nun guys, is pwede na tayong kumain. So, ayan. So, hindi ko po nilalagay yung burger patty sa mismong mushroom gravy kasi ayoko na lumambot siya. So, ganyan lang siya pag kinain guys. So, kain po tayo. No diet na naman. Kain na naman ulit. So, thank you so much for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!